above all things have forbid charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Salamat sa umaga nito, Panginoon, na pagkakataon na sanda sa inyo, mag-aaral ng salita, Panginoon, fellowship, prayer, paral, Panginoon, Sunday school, updater sa mga mangyayari sa aming church holy play, na aking mapala sa pag-aaral namin, pagpapatuloy namin kung paano ang Calvinism, Lord, belief title na pag-iwasan namin yung mga consequences ng mga kamalian pa abuse sa inyong scripture, Panginoon, ng mga natin. Jesus, let me pray. Amen. 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 Yung mga kapuna po. Okay, yung iba, video, wala ka pang audio, medyo malabo, wala ko ilang. Ang palaga. Kasi mabaganda, palaga natin dito. Nangyayon ako ang pangalas ng mga mga. Okay. Okay. Yung electric pa. Okay. So, sino wala last week? Oh, si Pia pala. Wala, no? So, ulitin natin ang lahat. Ibilisan lang natin. So, again, nandito tayo sa ating series. Sa pangalawa. So, ano yung series natin? Answer to life's biggest question. So, may mga biggest question. Origin, destiny, morality, and meaning. According sa ministry ni Rabbi. Pastor, tayo simula nung last. Ano na, summary. Pag nagbabasa pa kayo ng Bible, sabay-sabay ha, hintayan kayo. Ha, di pa galing ang pabilisan. Nagkakaisa tayo. Okay? So una is yung origin, natapos na natin yung dalawang linggo. This time, yung end of all things. Okay, title nito is End of All Things, Part 1, Dealing with Calvinism. So bakit? Ano yung Calvinism? May tanong ni Daddy last time. Ano yung Calvinism? Siyadong technical naman yan. So, napakinggan ulit yung nakausap kong Calvinist, na pinatanggi niya pa na Calvinist siya, kasi nga, Calvin, tao yun. Sabi niya, Sovereign Gracer. Pero, King James din siya. Kaso walang sovereign sa... Yun ang problema, tapos ang galing niya sa ibang literature, itong bagay na to, hindi niya makuha. So, again, hindi ito basta-basta, kaya i-deal natin na first part natin last week ay yung dinipay natin kung ano to, ito yung paniniwala ng mga Protestant, isang branch ng Protestant na malaki at pumapasok sa ibang Baptist, okay? So, na-tackle din natin, of course, yung kanyang kabila, ito daw yung opposite ng Calvin, kung hindi Calvinism daw, Arminian ka daw, which is wrong. Ayan, tawag doon is the false dichotomy or the excluded middle. So mali yun. Na pag hindi ka mahilig sa Coke, yung sabihin sa Pepsi ka, di ba? Hindi, ako di ako ma... Hindi na ako halos uminom ng soft drinks eh. Kahapon lang kasi sa so, makain na natin doon. Mayroon kami ng 7 na friends, right? So okay pa naman ako dyan, di ka naman magkakasakit. Pero hindi ibig sabihin na Coke ka, Pepsi ayaw mo. Hindi ganun. Yung ganito pinapalabasin ng mga tayo para gusto nila ma-focus tayo sa kanila. Pag hindi ka Arminian, Calvinist ka. Pag hindi ka Calvinist, Arminian ka. Okay na, mapamilyar na kayo dyan, Daddy. Mga philosophy yan, mga inclination sa doctrine. Pag sinabing sovereign grace sa Calvinism, walang free will ang tao, lang Diyos ang namili lahat. Sabihin nila, hindi may free will naman kaso. Bandang huli, ang Diyos din yung nagbigay sa kanila doon, yung sa Ephesians 2:8 daw, yung regalo doon na is faith. Samantang napakalino, ang regalo doon, lagi natin ginagamit sa soul winning. Gift of God, tatlo lang naalala kong gift of God sa Bible. Lahat yun, eternal life. Pagiging ligtas ang regalo, hindi. Hindi faith, kasi yung faith, ikaw na nga talaga yun, mananampalataya ka ba o hindi, okay? So, naiintindihan nyo yun? Huwag kayo magpapatrap na pag hindi ka Calvin, Arminian ka, bali. Bible ako. Kristiyano ako. Okay? So, regardless kung Baptist ka o hindi, pwede ka mamili na sumunod sa Bible. Pero especially, Baptist nga tayo, di ba? So, naiiwala tayo
na yung mga Baptists, ito yung pinaka-strict sa pagdating sa doctrine, especially sa kaligtasan. So actually, kaligtasan na ito nag-usapan dito kasi origin, nanggaling tayo sa Diyos, saan tayo pupunta? Yan. So sa Diyos din, or siya yung namimili kung saan tayo pupunta. Pag tayo ay nanambalataya sa Kanya, sa langit tayo, pag hindi, sa impyerno, dalawa lang yan. Kaya yun ang pinag-usapan ng destiny ng tao. Pero yung Calvinism, problema kasi, nagkakalituhan. Dito ay po, ang Diyos na namili sa'yo. Wala kang ginawa, no? Hindi ka pala ng palataya, okay? Yung iba pinili sa langit, yung iba pinili sa impyerno. Pero yung tatanggi nila yan. Pero yung pagpinaliwanag na nila, yung pinapaliwanag nila, eh bakit pa kayo, ano ang pinag-aibin sa amin? Pag pinaliwanag na nila yun, tsaka si Calvin mismo, hindi ko lang na-screenshot eh. Andun talaga sa sinabi niya, sa kanyang dokumento, na ang Diyos talaga ang namili na. Yun, nakalagay dun eh. Tanggi man lang nila yun, doon pa rin sila nang galing. Okay? Yun lang pwedeng tanggihan, okay? Minsan kasi mga pag alam nilang marunong yung kausap nila, paano lang hindi sila, alam mo na, magkaroon sila ng pabor sa mga taong matino. Diba nila, nagiging double tank sila. Oo, tsaka hindi. Ang Diyos ba namili o hindi? May free will ba tayo o hindi? Sa kaligtasan. Yeah, tigilan mo yan. Kasi, okay? So, kaya na-tackle din natin yung tatlong klase ng Baptist. Kasi even yung Baptist na, medyo na ano na rin. Na loko na din. Kaya nagkaroon ng mga particular Baptist na inclination yan sa Calvinist. Then yung general Baptist, ano yan. So yun lagi yung pinag-usapan nila. Pinili ba ng Diyos ang pupunta sa impyerno? O hindi? Pag sinabi pinili na ng Diyos, wala tayong magagawa. Hindi ka na mag-decide kasi pati yung decision, siya na nag-decide, sabi. Yung sabi nila, Calvin sa tawag natin doon, okay? Kasi yung kabila is Arminian. So particular Baptist yung naging Calvinist, at general Baptist yung mga Arminian. Pero tayo, kaya hindi tayo mga panalig, even in the olden times, ang tawag nila sa sarili nila is regular Baptist. Okay, so doon tayo. Ibig sabihin, hindi tayo namimili kasi hindi natin kaya namimili. Malino na sinabi sa Bible na Pilpish lang yung kaligtasan. Pag may naniwala, okay, sila ay maliligtas. Kaso may sinabi din sa Bible na talagang pinili na tayo from last, Ephesians 1, saka sa Romans 8. Dalawang chapter lang yun. Sinabi yung predestination. Kasi sinabi yung predestination, pinili na nga ng Diyos. So, paano yan? Kasi sinabi doon, pinili tayo ng Diyos according to His foreknowledge. Okay? So, yung sabihin, kaya tayo pinili ng Diyos kasi alam niya mananampalataya tayo. So, yun pa rin, nananampalataya pa rin. Okay, yun pa rin ang basihan. Nananampalataya ka nung narintindihan mo. Okay? So ngayon, nandito na tayo, natapos tayo last time, ito na tayo sa ating napakahabang dokumento na ginawa ko, na pinompile ko lahat ng mga verses, at least yung pinakasikat na binigay nila, again, ang galing ko sa kanila mismo. So iba dito, tinignan ko sa internet, yung iba, binigay mismo sa akin ng mga reformed na umatid sa Calvinist type churches, which is yung kasama ko sa office. Isang Reformed Baptist, isang Reformed talaga. Okay? Press B. Ayan. Press B. So, nasa na tayo? So, medyo mahaba ito. Bibilisan ko lang natapos na natin para kay Pia. Para kay Salim. Para kay Ate Ben. Okay? So, nasa edit page ko lang tayo. Yung natapos natin, ito yung pinaka nalip tayo ngayon, ha? Okay lang? Nakahawak pa kayo sa upuan niya. So yan, pinaka-tinutulisanan sa kanila, walang free will. Kasi ang Diyos ang namili lahat. Hindi ka na mamili. Mamili ka o hindi, ligtas ka o hindi ka ligtas. So yung tinakil natin yung term nila na sovereign. Pag sinabi sovereign niya, ang Diyos ang namili lahat. So sa John 6:64-65, bakit ang Diyos ang namili? Sabi nila kasi, no man can come unto me except it were given unto him, my father. So, ang Diyos ang namimili, kaya lang sila tayo lumapit daw sa Panginoon, kasi pinili tayo ng Diyos, ang Ama ang naglapit pa sa atin kay Kristo. Ang sabi nila. It is tama naman, kaso inalis na nila yung part na hindi na tayo namili. Okay? So, dahil na ang Diyos ang nagbigay sa atin kay Jesus, siya na ang gumawa mismo. Diba? So, mali yun. Bakit? Kasi ang challenge natin,
ang pag sinabing can at saka given, ang ibig sabihin talaga nun is given, binigay lang. Kasi okay, may pagkakatao tayong tumanggi sa Diyos, may pagkakatao tayong hindi. Okay? Tumanggi, tumanggap, nasa atin yun. Okay? So yun. So pag tinignan mo yung context, yun ang ibig sabihin. Okay? 2 Timothy 2.25, if God will give them repentance, sinasabi doon. Okay? O kita mo na, ang Diyos ang nagbigay ng repentance. So again, ang sagot lang natin doon is, pag context ulit, okay, alam niyo na ba lahat yung issue ng context? Ano sabi ng context? Con means together, text is the message or yung idea ng sinasabi. So pag tinignan mo yung isang verse lang, parang tama sila. Kaya matagal din ako naniwala dito, pero lumalalim na ako, hindi ko ma-reconcile, ano pa talaga? So yung pala, sabay yun. Okay? Namili pa rin ng tao. So pero dito sa 2 Timothy 2.25, ang nakita natin dito, ang context nito is, hindi kaligtasan ng kaluluwa. Okay? So ang pinag-uusapan dito is, may choice ang tao. Okay? Binanggit dyan yung instructing those. Ba't mo yung instruct yung tao kung hindi mo siya makakapili? Sinasabi doon, acknowledging. Recover themselves. Ang pinag-uusapan dito kung paano ka mabubuhay na ng matapat at kung nagkasala ka, paano ka makaka-recover. Yun ang context sa 2 Timothy 2. Okay? Therefore, mali na naman sila doon. Nasabihin nila na, oh, Diyos ang nagbigay. Pati yung repentance. Repentance is to turn eh. So, ibig sabihin kung Diyos na mismo, oh, may strings dyan, oh. May mali akong gagawin, di ba? Oops! E paano pag hindi pala ako nag-turn? Ibig sabihin, ang Diyos din ang gawa ng mali. Kasi hindi niya ako tinurn. Hindi, tayo namimili nun, okay? Pero especially, yung pinaka-point natin sa 2 Timothy 2.25, ang context, hindi kaligtasan ng kaluluwa. Okay? So that's, natapos na natin yun. Romans 9.21, ang sabi doon, the Father, so sinasabi doon Father is God, have the power to the clay. Ibig sabihin, di ba? Kung anong gusto niyang gawin sa clay, dahil siya yung potter, kahit ano, pwede niyang gawin. Pag tinignan mo again yung verse lang, parang totoo. No? Talaga naman ang Diyos talaga. Again, napag-aralan natin, God is a figure. Kung anong gawin niya, well, hindi natin pwede questionin yun. Kasi ang tanong nga natin, specifically, ang Diyos ba gagawin niya ibang tao para sa impyerno lang? So, hindi. Okay? So ano yung challenge natin doon? So ano yung focus talaga ng chapter? Ang chapter nun is salvation of the soul is in a generic sense for all people. Or particularly to the Israelite Jews that they may see how God actually does not care about race when it comes to being saved. Okay, kasi maraming, especially mga Ojo, mga racist yan eh. Ang isip lagi nila, magaling sila. Kaya ilang beses silang kinokorek ng Diyos, even sa Old Testament, yung pwede sabihin sa New Testament lang, na ba? Hindi po. Yung pinaka naalala ko pa lang eh, may Hudyo na ba nung time ni Noah? Siyempre wala pa. Hindi pwede sabihin, ano, ang ligtas lang yung anak ni kung ano, kasi may, again, si Ham is unsaved. Tapos yung ibang nalunod, yung iba doon, posibleng ligtas yun. Kasi nung time ni Enoch, sabi, man began to call upon the name of the Lord. So maraming naligtas na, okay? So again, mali, bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, ginagawa lang example yung Israel at ang Diyos ay walang pakailap sa race. Bakit nasabi natin yun? Kasi nga, yan, so yung physical Jews ay walang pakialam ng Diyos doon. Okay, akin tayo dyan, tapos na natin yan. Proverbs 21.1. So sabi doon ay, tingnan natin. Natin masyadong madali. Okay, sabi dyan. The king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. Ang Tagalog, yung puso daw ng hari, okay, sino yung namimili sa ating chart? The spirit, the soul, and the body. The spirit is the will, the intellect, and the emotion, the heart. Okay?
So, pero pwede natin sabihin will, heart dito, yung will. Kasi may siya yung namimili. Sabi dito sa verse na to, parang ang Diyos na namimili sa lahat ng bagay. Okay, sabi dito yun, He turneth it whithersoever He will. No? Sabi sabihin daw, sabi nila, kung pinipili ng Diyos or minamanipulate ng Diyos yung puso ng tao, therefore, wala tayong pagpili kasi nga, Diyos na namimili. Parang, oops. Kasi si Pia, may inisip siya, parang tayong walang will. Pero ina-analyze naman na mayroon tayong will. Pero pag gusto daw ng Diyos, ang sa kanila pala is talagang ganun yung ginagawa niya. Sa lahat ng maliligtas, ang Diyos ang gumawa nun, kaya sila naligtas. Pag hindi sila naligtas, ang Diyos din ang gumawa nun. Ano mo yun? So unfair ang Diyos. Hindi tama yun. Pero sagot natin dito. So yun nga, parang sinasabi ko, hindi niya kukontadik ang kanyang free will, kanyang paglikha, no? Ginigyan tayo ng free will, tapos magawin tayong robot, yun mo yun? Hindi. So yung sabihin nito, so naiiniwala din ako na ginagawa niya ito kung gusto niya talaga. Okay? Kaya nga, alam niyo yung miracle? Naiiniwala ba sa miracle? Sa Bible yun eh. Ang tanong, araw-araw ba may miracle? Kunwari, yung hinati yung yung Red Sea or yung Jordan. Kunwari, gusto kong ano, Lord, buhatiin nyo to. Diba, hindi araw-araw. May particular lang na araw na ginawa niyo kasi nga miracle. Yan ang lagi nating sagot doon sa mga nasabi. Hindi posible mangyari yan, therefore hindi nangyari yan. Mali yun, bakit? Kasi nga kaya nga miracle eh. Ang Diyos na namili, naggawin yung isang bagay na most likely hindi mangyayari. Like the virgin birth, hindi yung mangyayari, di ba? Madalas, may asawa, kaya ka ng anak. Pero particular na times, ginagawa ng miracle para sa specific purpose niya. So, ganun din to. Yung si Pharaoh, nung pinatigas ka ng uso ng Pharaoh, dahil yung una, gusto niya may gusto siyang patunayan. Pangalawa, pinatigas na ni Pharaoh yung uso niya. So, nauna yung pinatigas ng preparing puso niya. Okay? So, naiintindi niyo ba yun? Yes. Kaya lang siya pinatigas kasi pinatigas niya na yung puso niya. Pero, ang Diyos ay hindi niya pwedeng contradict sa sarili ng design. Ang design niya, tayo yung mga mamimili. Tapos, siya rin pala yung ano talaga? Robot na tayo pag nagkataon. Okay? So, sa John 15:16. Sabi sa John 15:16, nag-uusap sila. Sabi ng Panginoon, hindi kayo namili sa akin. Okay? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever you ask of my Father in my name, he may give it to you. Ang Calvinist doctrine, sabi na, kaya nyo na, ang Diyos ang namili, hindi sila namili sa Diyos. Tapos nire-relate tayo sa kaligtasan. Okay? Kaya kayong naligtas, hindi kayo namili sa Diyos. Kahit pang malino sa Bible, ta? Namili tayo. Yung presentation sa atin, maniniwala ka ba o hindi? Okay? Kung soul winner ka, nakikita mo yan. Pareho yung presentation ko dito. Dito pareho. Yung isa, namili. Para kahapon, ang ganda na eh. Yung unang matanda eh. Okay na, tapos na yung presentation kasi isa parang either na inip or siguro na-convict yun. Ayaw niyang tanggapin kasi ganun yun eh. Maglalaban yan eh. Yan, naisip niya, makatulog ako, ba't ako natanggapin ko yun? Mga ganun, mababaw. Pero isang gusto na ito hanggang kasi tinawag. So, ano nangyari? Okay? So, pareho yung presentation, iba yung response. Okay? So, yun siya, namimili ang tao. Kaya sabi ng Calvinist, hindi. Ang gusto na namili. Lagi nilang pinapasok yun na hindi naman applicable sa karamihan ng tayo. Again, I believe minsan applicable yun. Pero in general, hindi. Hindi nyo ba yun? Tsaka isa pa, ito sabi dito sa ating dito. Yung pagpili nyo ba dito, kaligtasan yung pinag-uusapan? Hindi, obviously kasi isa sa 12, si Judas. At si Judas, sasabi ng Panginoon sa kanya, buwati pa, hindi ka pinanganak. Ganon siya, tinawag siyang devil. The son of perdition. So, hindi siya ligtas, pero pinili siya. So, ibig sabihin ang pagpili dito. Ang pagpili lang dito para gawin yung gusto ng Diyos na gawin nila. Hindi kaligtasan ng kaluluwa. Ako niyan?
Yan. So dito na tayo sa tulip, natapos natin yung tea. Yung tea lang na tapos natin. So again, ano yung tulip? Ano yung tawag dyan? Abbreviation din. Acoustic. Ano tawag siya? Acronym ng kanilang paniniwala. Tulip, T-U-L-I-P. Total depravity and conditional election. And muna, limited atonement, irresistible grace, then perseverance of the saints para madaling tandaan. So pag pinag-aralan natin ito isa-isa, mali lahat. Okay, pag sinabing T, total depravity, ibig sabihin na doon, walang magagawa, sobrang walang magagawa. As in, kahit katiting, wala. So tayo, ako, naniniwala ako, ganun, hindi ganun exactly. I believe, wala tayong magagawa personally, as in, magpakabuti tayo. Hindi natin kaya. Niniwala ako sa part na yun. Pero mayroon pa rin tayong kayang gawin una, unawain. At the surface. Okay? Kaya nung alamin yun, intindihin na may kasalanan ka, ang Diyos lang ang banal, ayaw niya ng kasalanan sa langit. Kaya mo intindihin yun. Kaya mo intindihin ng tao, kahit sino, na medyo adult na, okay, yung napalito sa Stephen, sa Lynn, kaya nung intindihin yun. Na kailangan may judgment. Hindi pwedeng walang judgment. Nagkasala ka, hindi ka papalusahan, ano mangyayari? Joke time ang Diyos. Okay? Okay. So, kaya natin itindihin at pagkatapos nun, kaya natin mag-design. Kaya natin yung hindi tayo totally depraved na wala tayong magagawa na hindi natin kaya mag-design. Ganun lagi sinasabi nyo, hindi mo kaya mag-design kaya ang Diyos na nagbigay sa'yo ng pananampalataya. Alabo. Pinalabo na nila. Pag kinag-finish mo, litong-lito yung mga tao. Ano wala, kaya yung mga kilala kong ganyan, hindi sila soul winner, hindi pwede kasi sila mismo, litong-lito sila eh. Paano mo mapaliwanag sa first time na na-meet mo yung ganun? Na ganun? Hindi ka mamimili ha? Ano sa mamimili? Bakit dito? Anong gagawin natin dito kung hindi ako mamimili? Hindi na sa'yo, maniniwala ba ako sa Diyos? Kaya hindi nila ginagawa yun. Sasabihin mo, may tuturo ko sila na napakatagal na panahon, eh, yung mga ganitong ano, soul winner. Eh tayo, kahapon lang eh. Okay? Kaya ganun, messed up ang kanilang pananampalataya. At ang kanilang... Kaya maniniwala ako, marami sa kanilang liligtas. Okay? Yung iba doon, medyo natsambahan lang. Or medyo yung nagturo is medyo kahit pa paano merong basic. Medyo nahaluan lang. Pwede yun, maso, good night. Diba? Kaya kami na master natin ito. Para paglabas natin doon, sinulat natin sa ating log, may naligtas na 26, sigurado yun. Okay? Kaya, total depravity, binigyan nila is Genesis 6:5. Okay, tapos na tayo dito, bilis ako na lang. Sabi doon, every imagination of his heart was only evil continually. Alam na natin yan, nag-quest na tayo sa Noah's Ark. Yun ang sinabi sa mga tao doon, lahat ng kanilang iniisip ay masama at patuloy. Therefore, sabi ng mga Calvinists, wala silang pag-aaral kasi puro evil lang eh. Tama ba yun? Pero sabi dito, lahat ba talaga? Obviously hindi kasi si Noah is hindi. So again, si Noah may ability siya. Nakapili siya at yung mga anak niya. Okay? Pero actually hindi pa kakaligtasan ng kaluluwa. Illustration lang yun ng kaligtasan dahil again si Ham ay hindi ligtas. Okay? Ecclesiastes 7:20, sabi dyan, no just man, all sinners. There's no just man upon the earth, sabi doon. Pero sabi dito, sa ating sagot, okay, some are servants of sin, but especially the reprobates, some can be saved and made free. So hindi ibig sabihin na lahat ay servant ng sin. Diba kung servant niya, eh, diba naglilingkod sa kasalanan, therefore hindi siya maliligtas, sabi nila, hindi. Kaya kasurbat, pwede palayain. Yan ang Isaiah 61 ba yun? Ganun din yung ginawa ni Jesus. Ayaw to proclaim liberty. Sabi, kahit nakakulong ka ngayon sa kasalanan, pwede kang palayain. Diba? So again, mali yung sinasabi nila na total depravity. Kaya yan. Ang tayo pinalayan ng Panginoon. Sabi sa John 8:34-35, ito yung isa sa mga talagang ginagamit nila. So ganun din, servant of sin, wala kang magagawa. Pero alam natin, ang tinutukoy pala doon, subset lang.
mga Pharisee na reprobate na, mga anak ng demonyo. Kung alam niyo yung kwento sa John 8, doon din sinabi na if you're my disciples, truly my disciples, you shall be free. Diba? If the Son shall make you free, you shall be free. Di, pero sa bandang muli doon, yung mga Pharisee, hindi na kaya na maligtas. Sila yung sinabi dito na servant of sin. Hindi lahat. Okay? Ayan. So Romans 7. Pagpunta natin sa Romans 7. Ayan, mare-record yung boses niya. Ano, diyan ako. Sa internet. Now, if I do that, I would not. Sino nagsasalita? Si Paul. Okay? This is isa mga laging proof text natin. Ang isang Kristiyano ay pwede pa rin magkasala. Hindi pwede sabihin, oh, hindi na tayo nagkakasala. No, sinungaling ka, hindi ka nang sinungaling. So, ba sinungaling mo? Ang sinabi mo, hindi ka nagkakasala. So, sabi dito, according to Calvinist, nakita niyo yan, no, wala siyang kayang gawin na matino. Ang nakalimutan nila, si Paul yung nagsasalita, ligtas na si Paul. Okay? So, hindi pwede sabihin na proof text mo to, na ang isang tao, ay hindi maliligtas kasi wala siyang kayang gawin. Iligtas na kasi Paul. Nakuha niyo ba yun? Na-mess up sila sa timing nila. Ginagamit nila itong context na walang magagawang matino ang tao, iligtas na kasi Paul. Sabi nila, walang magagawang matino ang tao, kaya hindi sila pwede maligtas. Ang dapat, ang Diyos, ang kumilos, ligtas na kasi Paul yung time na ito eh. Ano ba? So again, mali sila sa context. Okay, doon na tayo natapos last time. So, tuloy tayo. Medyo marami pa. Doon tayo sa unconditional election. So natapos tayo sa total depravity. Walang magagawa ang tao. Hindi yung totoo. Kaya natin umintindi. At least yung basic. Para tayo mag-decide later on. So kaya din natin mag-decide. Okay, again, mag-post ko sa Facebook. Kaya masyado mo gano'n. Hindi mo masundan eh. Focus lang kayo sa akin. Sa mukha ko. Tsaka sinasabi ko. Pag-post ko ito lahat. Hindi tayo nahihiya. No? O kaya sabihin nila, may mali ka, di sagutin natin. Ano lang. So, naka-public yung ating group. Okay, pag sinabi niyo yung unconditional election, unconditional, sabihin, walang condition, pinili ka lang ng Diyos. Magka, ano yun, magkapatid yun. Pag totally depraved ka, wala kang magagawa talaga. Okay? Nung pinili ka lang ng Diyos, walang condition yun. Basta gusto lang niya. Okay? So, tama ba yun? Siyempre, again, unfair yun. Bakit? Pambira, pinili na yung pupunta sa impira mo. Okay, mali yun. So, ano yung mga verse nila? Wala akong nakuha ang verse. Pero actually, medyo sinasabi na rin yun sa kanilang tinakil natin. Yun na pala yun, isa lang. Bakit unconditional? Wala nga silang ano, verse. Actually, ang natanda ko niya, sinasabi nila mga pangako sa Old Testament. Okay? Ito, may naalala ko. The Psalms. Dami ba? Yan, okay? Sabi dyan sa Psalms 137. If I forget thee, O Jerusalem, ito yung mga sinusulat doon ng mga sundalong Israeli. Sa akin ang mga tanki nila, okay, yung sinusulat doon. Psalms 137.5. Kasi interpretation nila dyan, basahin natin, sabi dyan, if I forget thee, O Jerusalem, let my hand forget her cunning. So ang Diyos ay mga pangyarihan, di ba? So pinalimutan daw ng Diyos ang Israel, kasi Jerusalem, parang niya na nang kinalimutan ang malakas siya. Parang galing, di ba? Parang totoo, di ba? Tingnan natin yung context nito. Eh, by the way, pinabayaan ba sila ng Diyos nung nasakop sila ng Rome? Yes. Pinabayaan ba sila nung sinakop sila ng Greek? Sino? Ng Israel. Sinakop sila eh. Yes! Nung sinakop sila ng Assyria, ng Babylon, pinabayaan sila ng Diyos. Alam ko, hindi sila yun nga, kasi may ano yan, may context yan. Sabi sa Bible, ang hindi sila iiwanan ng Diyos, tigil lang yan isi. May condition doon. Sabi doon, kung kayo ay magpapatuloy sa aking covenant,
Diba? Pag hindi kayo nagpatuloy, ang gagawin ko sa inyo, ibig sabihin, parang korpa tayo, kumari, ito, kumari, kumari, nirerentahan natin ito. Sa isang buwan, 5,000. O sige, dititira tayo dito. Ang condition, magbabayad tayo. E kaso hindi tayo nagbayad. Kung condition natin, pwede kami tumira dito eh. E kaso hindi kayo nagbayad. Nakakuha nyo? Dapat may end of the bargain tayo. So sa kanila, ang pangako ng Diyos sa kanila, habang sila'y nagpapatuloy, sila'y pagpapalain ng Diyos. Hindi ito kaligtasan ng kaluluwa. Again, doon sila pinag-ahalo nila eh. Kasi nga, same, hindi nila naiintindihan yun. Okay, so hindi unconditional ang election, yun tayo conditional. Kailangan natin maintindihan ang kaligtasan, tapos panggapin natin yun. Number 3, limited atonement. Okay? Actually, ito yung pinakamahina nila. Okay, pag sinabi kasing limited atonement, limit ako na dito tayo, ilang tangkasya dito. Sabi mo 100, hanggang doon. Hindi mo kayang pagkasya yung 500 dito. Ibig sabihin, limited lang. Okay, pag nagbebenta ako na limitado lang. Sabi nila, si Kristo ay namatay lang para sa pinili lang. Hindi para sa lahat ng tao. Napakahina nito kasi napakarami ng verses. Okay? Okay. Okay, basahin natin sa 2 Corinthians 5.14. Hindi lang ito, napakarami. No? Sabi niya, for the love of Christ constrained us because we judge that if one died for all, then we're all dead. So si Jesus ba'y namatay para sa atin lang o para sa iba rin? Para sa lahat yun. And who died for all? Sabi ng Calvin, eh, hindi eh, sa iba lang. Mali. Ang sabi pa ng iba? Okay, sabi dito, for therefore we both labor and suffer with both, 1 Timothy 4.10. Okay? Ang kausap ng mga Kristiyano. Ang sabi dito, because we trust in the living God. Nagtitiwala sa itong mga saved to. Pero sabi niya sa Panginoon, who is the Savior of all men? So ang Panginoon ay tagapagligtas ng lahat. Kasi nga, namatay siya para sa lahat. So hindi lang naligtas yung iba kasi nga, hindi na nampalataya. Tama ba? So pero siya ay namatay para sa lahat. Pero, so lahat ay may pagkakataong maligtas. Except yung mga reprobate. And then, kaya sabi dito, especially those that believe. Kaya tagapagligtas natin sila sa Panginoon, especially, kasi nga, naligtas na tayo. Pero yung ibang hindi paligtas, tagapagligtas din sa Panginoon sa kanila, kaso hindi pa. Hindi nyo ba yun? Hindi mo hirap itindihin, di ba? Hindi pa sila ligtas, pero si Kristo lang ang tagapagligtas. So pag sila inakilala sa Panginoon, tumanggap sila sa Panginoon, di ligtas na sila. Pero still, ang point natin dito na mali sa kanila is, si Kristo ay namatay para sa lahat. Which is, yun yung mahina nilang argumento. Sabi nila, hindi, si Kristo namatay para sa akin. Kasi nga, hindi ko alam eh. Siguro, nililito tayo. Okay? Irresistible grace. Ano yung sabihin lang? Pag sinabing grace, yan ay grasya ng Diyos, hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Okay? But sinabing irresistible, yung sabihin, hindi mo kaya tanggihan. No? Pag sinabing resist is labanan. Or hintuin. Okay? Kaya pag sinabi nilang irresistible grace daw, pag nag-preach daw sa yung preacher, at pag talagang gusto ko na iligtas ng Diyos, hindi mo may pigilan. At ikaw ay maliligtas. Kaso maraming Bible verse, okay? Na maraming nakarinig ng preaching, yung iba, sabi doon, nasabi si Stephen. Okay, lang ba yun? Wala pala sa mga screen mga ano. Ano sabi ni Stephen sa kanyang preaching? He stiffed and uncircumcised in heart and ears. Ito yung mga Hudyo na may ginainiwala. You do always resist the Holy Ghost. Okay, kaya ba nilang i-resist ang Holy Ghost o hindi? Lagi nga eh.
So kasi kung hindi mo lalabanan yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit mismo, ang Diyos, ligtas ka. Kasi nung nilabanan nila to, tsaka yung mga tatay nila, ginaya nila, hindi sila maligtas ngayon. So ano sinasabi nyo ng Calvinist na hindi mo pwedeng labanan? So, sabog, no? Pwede mong labanan yan. Kaya dapat huwag mong labanan sila, tinutulungan natin sila, inaakay natin sila, na huwag mong labanan. Kaya nga ginagawa natin sa ating soul winning, inaanal natin yung lahat ng bagay na makakatulong sa kanila. Pero ibang pinakasimple yung soul winning ko nga, si Pias, ano pa lang, nag-uumpisa pa lang siya, mayroong maliligtas sa ministry niya. Pero kaya natin inaanal ng gusto, ako, para yung mga hard case niya, mga tanda na, na ang daming kasinungalingan na naipo sa utak niya, sa puso niya, para lang matulungan natin sila, sinasala natin yun, tinutulungan natin sila, makaintindi pa. Pero kaya nila yung kaya nilang pigilan at ginagawa nga nila. Okay? So ano sinasabi ng mga Calvinists? Wala tong kwenta. Wala yan sa Bible. Okay? Walang ganun. Lagi nilang ina-abuse lang scripture, tapos, okay, kanyo na ganun. Wala. Ay, po-point tayo sa mga sinulat ng sino. And then, huli na. Ano ba? Huli. Kaso ang dami kong verse. Okay. Sa perseverance of the saint. Ano sabi ng perseverance of the saint? Pag ikaw ay ligtas, sigurado, hindi ka magbabackslide, parang gano'n. May time na ako, magbackslide ka, pero later, gagawa ka yan, madalas na sinasabi yan. Kaya pag wala kong makitang good works sa'yo, hindi ka ligtas. Sabi nila yun. Ay sa atin, ginagamit yun eh. So, delikado yung kasi ang kaligtasan, pinaka-importanting bagay na huwag mong dadagdagan. Malilito yung tao. Okay? So, sabi nila, all saved men ultimately will come to will overcome lahat ng temptation. So, parang sinasychology ng mga tao. Ayaw niya kung sinasychology yung tao pinuturuan natin. Pwede ka pa rin magkasala, pero huwag. Active yung pagpili mo dapat. Tinuturo natin gano'n. Hindi sila, hindi. Basta, mayiging ganyan ka rin. Kaya itong mga ito, hindi na nagising ka. Ba't ka mamagising ka? Default ka rin. Sigurado ka rin. Wala na. Makinig ka lang ng makinig. Attend ka lang ng attend. Sigurado yan, kahit hindi. Okay, automatic. No, walang ganong verse. Wala tayong makita ng ganong verse. Okay, si Peter nga, anong ginawa ni Peter? Preacher na siya, ginamit na siya ng Diyos sa maraming pagkakataon. Pero ang tanong, hindi na ba siya nag-ano? Hindi na ba siya nag-asala? Tignan natin. Masala natin naman siya. O, di ba? After pa nung na-convert siya. Di ba? After nung tinanggi ang Panginoon. Nagkasala pa ba siya noon? Umiyak siya, tapos nagsisi siya. Nagkasala pa rin ba siya? Na-recorded sa scripture? Ayan, ito nga yung puntaan natin, di ba? Kasalanan pa rin yun. Kasalanan pa rin! Ano? Di ba? Ito, sabi dito ni Paul, meron siyang na-record dito na kanilang pagtatalo. So si Paul ay newcomer lang, si Peter ay medyo ano na? Nabatay. Si Peter, leader mo siya. Ng Jerusalem Church. Sabi dito, nagkakasala pa rin tayo. Sabi yun, but when Peter was confronted, I withstood it to the face. Tagalog, pinagalitan ni Paul si Peter. Hindi, no? Because he was to be blamed. So nagkasala pa rin siya. Ano yung kasalanan ni Pedro? Kasi sabi dito, before that certain came from James, he did it to the Gentiles. So may mga Gentiles, pag sinabing Gentiles, ito yung mga hindi yung Diyo. Okay? So siya ay kumakain siya kasama ng mga Gentiles. But when they were come, he withdrew him and separated himself, fearing them that were of the circumcision. Ito yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Kasi may mga ano pa, racist pa rin sila eh. So si Pedro ay humiwalay sa mga Gentiles. Kasi takot siya na masabihin, uy, ba't ka na kinakain sa mga yan? Di ba turo sa atin ganyan? Eh, hindi na nga dapat applicable yun. So kasalanan yun, ha? Kaya sabi sa 13, and the other Jews dissembled likewise with him. Sinabing dissembled, yan ay nagkunwari. At
And so was Barnabas, pati si Barnabas was carried away with this disciple. So, kahit ikaw ay iligtas na at leader ka pa, pwede ka pa rin magkasala. Contrary sa tinuturo nila. And then, lalago ka rin. Sigurado ka rin ang utak nila sa sarili nila, mataas ang utak nila sa sarili nila. Lagi, ang pinagpapalagay nila, pag leader ka na, Calvinist ka, hindi na sila tumatanggap ng correction. No? Kasi antistas na lang tingin na sarili nila. Okay? Kasi nga, marami siya nagbasa nito. Ano naman yun? Eh yung Bible, kinukontra mo yung Bible, tapos pag makamalaki mo, alam mo yung mali. Hindi ganun. Pag sinabi sa Bible, mas, ano to, trap to, trap. Ano yan, trap? Mas mataas to. Okay. Tapusin na natin ito. Matthew 24:13. Tahan natin. Ano yung Matthew 24? Olivet Discourse to. Ito yung end times. So may sinabi dito. Ito actually yung pinaka-famous sa kanila. Sabi dyan, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nakita nyo na, yung mga ligtas nag-endure. Pag hindi ka nag-endure, hindi ka maliligtas. Ako, mali na. Hindi yan yung pinipris natin, di ba? Una sa lahat, ano bang kaligtasan yung nag-usapan dito? Kaligtasan ba ng kaluluwa? Pag nabasa nyo sa Bible na saved, hindi laging kaluluwa yun. Si Pedro, sabi ni Pedro, di ba, yung lumakad siya sa tubig, natakot siya, diba? Tapos tayo dyan, sa Thursday. Diba? Nakalakad siya eh. Pero natakot siya, ang ingay kasi ng ano, storm, tsaka yung waves. Sabi niya, Lord, save me! Ibig sabihin ba ng Lord, ligtas mo kaluluwa ko? Ganun ba yun? Hindi, dun lang sa pagkalubog sa tubig. So ganun din sa Matthew 24:13, ang sinasabing kaligtasan dito, hindi kaligtasan ng kaluluwa, kundi kaligtasan ng sinabi sa verse 22. And except those days, ito yung end times na, should be shortened, there shall no flesh be saved. Yun yun. Kaligtasan lang ito ng laman para hindi tayo mapatay. Sa later kasi magpapatay yung mga Kristiyano. So kung hindi darating ng Panginoon, hindi yung madadating yung rapture ng mabilis bago mamatay lahat ng Kristiyano, patay lahat ng Kristiyano. So ano yung sabihin yung salvation dito? Kaligtasan lang ng ano natin, yung katawan at yung persecution. Hindi kaligtasan ng kaluluwa dahil ang kaligtasan ng kaluluwa ang tumanggap ng Panginoon, may everlasting life ka na. Ligtas ka na nun. Ngayon na yung pagkakaiba ng kaligtasan ng Calvinist sa kanang Baptist, nagkaiba, di ba? Kung sa atin, ligtas ka na ngayon, ligtas ka na, whatever happens. Sa kanila, kailangan mag-injure. O hindi ka nag-injure, hindi ligtas. Works-based salvation. Kahit itanggi nila yan, pag tinuro mo ganyan ang kailangan mag-injure, hindi yung katulad na sa atin. Okay, medyo malalim tayo sa alin, ha? Pero at least, makakuha mo yung ano, basics. Last, second to the last, Matthew 7. Anong sinasabi nila mga verse? Bakit sila Calvinist? Ito, maganda to. Alam mo, totoo eh. Sabi si 16, ye shall know them by their fruits, do man. Ayun na yun. Malalaman mo ang tao ay ligtas pag gumagawa sila ng mabuti. Kita mo yun? Pag hindi sila gumawa ng mabuti, hindi sila ligtas. Diba? Ilang beses narinig yan? Madalas. Mali yun. Bakit? Ang pinag-uusapan dito, hindi kaligtasan ng kaluluwa again. Ng mga mananampalataya, ang pinag-uusapan dito yung bunga ng mga nagtuturo. Yun ang context dito. So kaya ang ini-inspect natin, yung preacher, hindi yung mananampalataya kasi ligtas ka ba? Kasi hindi ko gumagawa ng mabuti, hindi yun. Ang context dito, yung mga nagtuturo, kung ang yung nakita mo yung fruit niya, yung mga mananampalataya, katulad niya nun, ni Kurt, okay? Nag-claim na baptist or so, at yung mga na siya na namin babae nung kahapon, yung dalawa sa kanila, sabi nila, Christian na sila, saved na sila nung umpisa. Kaso, dinayagnose ko. Para pag nagkasala ka ng matindi, ligtas ka pa, ay hindi na po. So iba yung kaligtasan na tinuro sa kanila. Hindi tayo pareho. Okay? Kung nawawala ang kaligtasan mo, hindi yun ang tamang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan sa Bible, naging anak ka ng Diyos. Pag naging anak ka ng Diyos, sa impyerno ka pupunta, hindi na.
Wala nang bawian yung regalo yung binigay sa'yo, once saved, always saved. Pero sa kanila, hindi. Okay? Pag ginamit mo itong verse na to para sabi mong, ito mo, hindi ka nagbunga ng maayos, hindi ka ligtas, mali. Kasi ito ay sinasabi lang sa mga nagtuturo. At ang sinasabing protas dito is hindi fruit of the Spirit, kung hindi yung mga bunga ng kanyang ministry. So pag hindi ligtas yung mga tao, pag pinagbiministeryohan niya, member daw ng church nila, hindi ligtas, yung preacher na yun, ano yun? Hindi yun tunay na lingkod ng Diyos. So malaki yung possibility na hindi rin ligtas. Again, pwedeng ligtas din, pero sobra yung error niya, hindi ligtas yung mga ano niya. Okay, kasi nga ang daming mess up na ang doktrina ng Calvinist. So last. Ay, last na. Hindi tayo natagal. 1 John 3:9. Bakit daw magpe-persevere kailangan ng mga ligtas? At doon na malalaman napakaano to, di ba? Okay. Sabi dyan, for whosoever is born of God doth not commit sin. Kaya, persevere. Kasi ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ano ba talaga? So again, nakalimutan nila yung maling sabagay. Sabi nga nila doon sa Romans 7, si Paul yun. Di ba? Ang tao daw na ay sabi lang sa Romans 7, hindi mo kayang gumawa ng mabuti, di ba? Kaya sabi dito, ang kanilang conclusion dito, the same born again Christian ay hindi na nagkakasala. Sandali, sinungaling ka na doon. Sabi rin sa John mismo, the same book, 1 John, sabi doon, he that is, ito, sabi doon, he that, 1:8 ba yun? If any man sin not, ayan. Ayan. He that saith, I know him, keepeth not his commandment, and then, he that committed sin, if we say that we have no sin. Yan, yan. Saan yan? 1A. Okay. The same book, ha? Kung binasa mo lang yung nauna doon, hindi mo ikukonclude na hindi ka na nagkakasala kasi 2 chapters ago, nabasa mo na mali kasi sinasabi ni John na ang taong nagsabi na hindi ka na nagkakasala, dinuloko mo yung sarili mo. At wala kang katotohanan. Okay? So hindi pwede magkamali sa dyan na ilang verse lang eh. Sasabihin niya, hindi na nagkakasala ng Kristiyano. Hindi ganun. So ano explanation natin dito? Simple lang po. Yung tinutukoy niya dito is, again, rayon tayo, di ba? The spirit, the soul, and the body. So sino yung nagkakasala doon? Ito yung soul tsaka yung body. So yung, ikaw yung soul eh. Yung body mo, tinutokso ka. Ito yung consciousness mo sa world. Yung lalaki ako, definitely. Siyempre, titingin ako sa babae, mga ganon. Kahit may asawa na ako, nagkasala ka na nun. Eh, babae ako, kasi babae talaga, gusto mo, kung may nagpapakita yan. Nagkasala ka. Ito yung soul mo, namili ka ng damit na hindi dapat. So yung body mo, ito yung nagtutokso sa'yo. Hindi mo kaya kasi ibang babae, nagpapakita. So nagkasala ka pa rin. So sino yung hindi nagkakasala sa tatlo? Yung spirit na binuhay ng Diyos. Ayun yung new creature na sinasabi. Di ba? So hindi conflict yun. Yung sinabi sa Bible sa 3:9, whosoever, sino ba yung born of God? Yung soul mo ba? Hindi po. Yung body mo ba? Hindi po. Yung body mo, born of woman yun. Born of the flesh. Yung pinanganak ni Stephen, March 22? June 22. Where's siya naman? 24. Nalimutan ko na. Si Steve, si Peter, binanganak ng June 15, 2011. Anong pinanganak sa kanya doon? Yung kanyang laman, galing kay tatay sa aking nanay, pinanganak yung flesh. Pero nung naborn again siya, kailan ka naborn again, Stephen? Nalimutan ko na.
Nung binaptize kayo last December, pero hindi yung kaligtasan ng kaluluwa nyo. So nung tumanggap kayo sa Panginoon, si Ate Ben, na-sharean siya ng Word of God. So kahapon, ang dami tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord. Diba? Nung sila pinanganak, anong pinanganak sa kanila? Pakayong spirito nila, na buhay, yung born of God on yung spirit. So yung spirit ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Okay? Pag nasunod yung spirito na ng Diyos, sa spirito ng tao, hindi tayo ngayon magkakasala. Okay? So yung spirit na sinasabi dito, yung born of God, hindi na nagkakasala yan. Bakit nagkakasala yan? Anak ng Diyos yan. Yun ang sinasabi dito. Yun ang hindi alam ng mga Calvinist ngayon. Na sinasabi nilang, hindi tayo nagkakasala, dali na, nagkaloko-loko na tayo. Okay? So yun ang hindi nilang nawa. So nakita nyo bang gano'n sila kamali? So medyo malalim nga lang, hindi mo agad maintindihan yun. Pero kaya in-specify natin na sila'y mali, kasi yung context, madalas sa hindi yung sila nagkamali. Kukunin mo yung isa, dalawang verse, tapos, kung sino-sino nang literature, kasi sinabi sa ganito itong confession of faith. Mga ganun-ganun pa sila eh. Ano pakailan mo dyan? Ano tayo sa Bible? Kung sinabi sa Bible na namili ang Diyos, according to His foreknowledge, kasi nakita niya na tatanggap na tayo sa Panginoon, kaya tayo naligtas, kaya tayo pinor-ordain, yun yun, hindi ang Diyos na namili pupunta sa langit sa impyerno based on nothing, unconditional, mali. Okay? So maganda alamin nyo rin ito para alam nyo kung paano nyo i-address. So again, mag-publish natin ito online. Okay? Hindi nyo na? Apo. Anong final destination ng Kristiyano? Langit. Huwag natin, kung tayong malito, kung tayong malito sa pinagsasabi ng mga Calvinist na ito, nakakalito eh, pag naniwala ka sa kanila. So, pag kayo, mga bata, anong gagawin nyo? Pag may nag-share sa inyo, ano ba kayong church galing? Baptist kami, pero reform. Anong kailangan mo i-reform sa Baptist? Eh, naniniwala tayo sa Bible. Sabihin na, may inclination na sila sa Calvinism. So, alam nyo na ngayon na kailangan nyo umiwas. Ngayon, kung kaibigan mo yan, pinag-pray mo yan, na posible na maligtas, masterin mo yung Bible nyo. Para mapaburan mo sila. Hindi ka magpapadala, sila yung, alam mong nagkulang dito, sila yung share mo. Okay? Pero huwag kang maniwala sa sinabing, ang Diyos ay namatay na pa sa iba. Hindi, dito yan. Okay? So later, another 2 weeks tayo, doon na tayo mag-focus sa ating destiny. Heaven and hell. Ano gusto niyo doon? Unahin natin. Hell po na, okay? Para lalo tayong fire up sa soul winning. Kasi pupunta talaga doon yung iba. Pag hindi sila naligtas, hindi ang Diyos ay hindi papayag na lahat tayo automatic sa langit. Parang binastos na namin yung kanyang ano. Bakit pa may namatay si Kristo? Bakit pa siya may judgment kung lahat naman sa langit, okay? Unahin natin next time yung hell, next week, and then yung heaven. Gano'ng katotoo yung dalawang yan? Heaven and hell, totoo yan. Tingnan natin, i-review natin yung ating destiny. Hindi lang tayo, para sa lahat ng tao. Ang sila pupunta lang. Okay, let's pray. Maraming salamat sa akin namin dalawang linggo, Lord. Medyo mabigat, medyo malalim. But actually, pag naiintindihan namin na itong mga to ay medyo nagkamali din dahil sa mga tao, Lord, na gustong promosisyon, Lord. At sabihin na kailangan namin sila dahil sila yung matalino, Panginoon, pray na yung mga Baptist, Lord, na itindihan namin na hindi natin kailangan ng mga posibleng man ito. Yung Jesus wife, yung mga spawns, na sino man ito mga ito, Lord, na nagpapanggap na marunong sa Bible. Yung simplicity na nasa inyo, Lord, hindi natin naitindihan. So we pray na makaiwas kami dito. At kung papalarin, Lord, yung mga pa yung magsisikap, Lord, matutulungan pa namin sa sila. Dahil kayo po yung na-master namin ng mag-aaral, ng mag-aligtasan, our destiny. Hindi malito kami, una sa lahat, then yung mga tutuluan namin, napakalinaw na malilid na namin sila sa inyo, Panginoon, sa para sila maligtas. Kumulang natin, Panginoon, kung umayin yung bawat isa, Lord, so bilhin na yung amaya, Lord, we pray na tuloy kami, Lord, kung walang ulan, kung hindi, visitation, Panginoon, kaya kung sa amin, mag-agabay, Lord, nalangin nyo, Lord, na panalangin namin sa Ate Bing Lord, ng kanyang asawa, Lord, na para sa kanyang pamilya, na bata pa kanyang mga anak, ganoon din kami, na Lia Lord, sila Salim, paglaban nila ang Sunday, Panginoon, at least Sunday. Even better, Lord, ang Thursday, Lord, na kasama na araw namin, ibang area naman ng
gospel ang masagutay na panlaban namin upang mas gamitin nyo kami, Lord, kung hindi pa saved, hindi pa saved sa kawain mo sila. In this name, pray. Amen. Amen. Okay. Thank you. Lukas pa ng dalawa.